Coffee muna tayo para sa isang mainit na usapan. Marami ang nadidismaya, nalulungkot, nagagalit at napapabuntong hininga na lang. Bakit kamo? Dahil sa nagkalat na bad news tungkol sa direct hiring. Na ang headline is, there is no more direct hiring here in Canada. And if so, ang malaking tanong, is this the end for direct hiring here in Canada? Kaya naman sa awat tulong ng Diyos ay pag-uusapan natin at lilinawin natin to the very details ang mainit na usapan na yan tungkol sa direct hiring. Kaya makinig po kayo na mabuti para maintindihan yung ang advisory patungkol sa direct hiring dito sa Canada. Salamat sa Diyos at meron na naman po tayong isang mabuting pagkakataon para magkita-kita naman muli at dalangin ko pong parati sa Diyos na sana kayo ay lagi nasa mabuting kalagayan. Doon po sa mga bago pa lang sa akin channel, ako po ay partner agent ng Mercan Capital Limited. This company is specializing in matters of immigration, employment, and other services for more than 30 years na po. So please don't forget to subscribe and hit the notification bell para ma-notify po kayo pag may bago akong video, kasi sayang naman po kung mapapalampas nyo yung mga tips, impormasyon na katulad nito na ibabahagi ko sa inyo ngayong araw na ito, and lalo-lalo na yung mga opportunities. Speaking of opportunities, if you are interested to apply for Canada Opportunities and USA Immigration Program, nasa ilalim lang po ng description ng video ito yung mga links kung saan po kayo pwedeng mag-apply. Now, pag-usapan na po natin itong mainit na usapin tungkol sa direct hiring na ito, na meron daw advisory na lumabas. At actually, binasa ko po itong advisory ito. Hindi ko lang po nabigyan ng detalye yung patungkol dito sa impormasyon na ito tungkol nga po dito sa direct hiring na ito. Kung naalala nyo po noong nakaraan kong video na meron po akong in-interview na nag-direct hiring at nakarating po dito sa Canada, in-insert ko po doon yung impormasyon na ito. At mamaya nga po ay meron pa po akong isang kabayan natin na i-interviewin na nakarating dito sa Canada na nag-apply through direct employer, nag-direct hire po siya. Kaya may mga nakakarating pa rin po dito na mga kabayan natin na nagda-direct hire. Eh yun ang maaaring itanong nyo sa akin. Paano po sila nakakapunta pa dyan? Eh akala ko po ba stop na po yung direct hiring? Ay hindi po mga kababayan. Hindi po nag-i-stop yung direct hiring. Tuloy pa rin po yung direct hiring. Now, pag-usapan na po natin itong advisory tungkol sa direct hire. Ibibigay ko rin po sa inyo yung link ng advisory ito para mapag-aralan nyo at masuri ninyo. Now, ano po ba yung naiisip nyong dahilan kung bakit po nagawa ang advisory ito? Para pahirapan po ba ang ating mga applicants? Kasi yung iba, yung po ang naiisip agad nila eh. Nako, eto na naman, ginawa ito para pahirapan kami ng mga applicants. Hindi po mga kababayan. At ito po yung reason kung bakit po nagawa ang advisory ito. Nakalagay po dito, in view of the numerous complaints reaching our office regarding illegal solicitation and charging of exorbitant recruitment fees from Filipino applicants by some unscrupulous immigration consultants and recruiters. Ano daw po yung dahilan kung bakit nila nagawa ang advisory ito? Is dahil po dun sa mga complaints, numerous complaints, maraming reklamo na po patungkol dun sa mga illegal recruitment and charging of exorbitant fees. Ibig sabihin po, chinacharge ng malaki yung mga applicants. Kaya po, para maprotektahan kayo ng mga applicants, kaya po nila ginawa ang advisory ito. Hindi po ito para sa kanila, kundi para sa inyo. Kasi sino po ba ang mga nagre-reklamo? Sila po ba na agency ang nagre-reklamo sa sarili nila? Hindi po, di ba? Reklamo po ito ng mga applicants. Kaya po, nagawa nila ang advisory ito para unang-una po ay protektahan kayo ng mga applicants para hindi po kayo maloko ng mga illegal, nakalagay po, illegal solicitation
at yung pag-charge ng malalaking mga fees. Now, to continue, and consistent with the prohibition on charging of recruitment expenses, whether directly or indirectly, under the laws and regulations of both the Philippines and Canada, the following changes and additional requirements will be implemented. Actually, hindi na po latest to eh. Late po na news. 27 of February pa po ito. Now, to continue, makinig po kayo na mabuti mga kababayan para hindi po kayo nalilito sa mga impormasyon na nakukuha nyo. Sabi po dito, direct hire processing of contracts may be allowed. Ano po ang ibig sabihin ng may be allowed? Allowed po ba or hindi? Eh, nakalagay po eh, may be allowed. So, ibig pong sabihin nito, maaari pong i-allow ang isang employer na makapag-direct hire on a one-time, one-transaction basis only for company, business, employers hiring up to a maximum of 5 workers. In lieu of the current practice of allowing piecemeal and cumulative processing of up to 5 workers. Employers who had previously availed of the direct hire exemption will no longer be allowed to directly hire and are kindly advised to tie up with and process their contracts through a duly licensed Philippine recruitment agency of their choice. Filipino workers being employed on direct hire must be for jobs belonging to Tier 1, 2, and 3 only of the updated national occupation classifications. So, ibig sabihin po, kung naandun po kayo sa tiers 1, 2, and 3, pwede pa rin po kayong maka-avail ng direct hire. And ito po yung isang good news, pag minsan po kasi na-highlight lang po yung bad news eh. And must be offered an hourly wage rate of not lower than the provincial territorial area median wage. Ibig sabihin, mas mataas po yung sasahurin nyo na dapat na i-offer sa inyo. Hindi po ba magandang balita yan, mga kababayan? As prescribed in the Job Bank website, jobbank.gc.ca, employers hiring Filipino workers under tiers 4 and 5 will have to be processed through a Philippine recruitment agency. Submission of the application to our office for direct hire exemption shall at all times be done directly by the employer. So, employer naman po ang mag-aasikaso nito eh. No intermediary or third-party representative shall be recognized except. So, pwede pong magpatulong ang isang employer saan daw po? Registered recruitment offices in Canada. Documents submitted by unregistered third-party representative shall be disapproved and returned. So para saan po yung paghihigpit na ito? Eh para nga po hindi kayo maloko mga kababayan. Kaya kung may mga nagpapakilala po sa inyo na mga immigration consultant daw pero hindi naman po sila registered, eh wag po kayong makikipag-ugnayan sa mga ito. Kasi nga po, para maiwasan nyo na maloko kayo, di ba mga kababayan, protection nyo po ito. Lahat po na nasusulat dito is for your protection. Hindi po para pahirapan kayo, kundi para pahirapan yung mga illegal recruiters para talagang hindi sila makalulusot sa inyo. Dahil nga po yung iba nagsasabi sa akin, eh may sinisingil po akong ganito, may sinisingil po yung employer na ganito sa akin. Eh hindi nga po kayo dapat magbabayad eh. Kaya nga po naglalabas ako ng mga videos na mga kababayan natin, na mga ini-interview ko na nag-direct hire para malaman niyo po yung mga impormasyon na sila po mismo ay nagsasabi at nagpapatunay na wala po silang binabayaran. Kaya yan po ang lagi kong paalala sa inyo eh. Kung minsan lang, hindi nyo po pinapanood eh. Kaya po, ano nangyayari? Yung iba po ay nabibiktima at naloloko. Next, employers in Canada will be required to submit an affidavit of undertaking which must be notarized by a commissioner of oath. So kailangan po notarized. Para ito rin pong si employer ay talaga pong masasabi po natin na legit ang employer na ito. That he will assume responsibility to pay for. Sino daw po ang magbabayad? Kayo po ba? Or yung mga employers? Eh, employers po ang nakalagay dito eh. They will assume responsibility to pay for all recruitment costs including
LMIA Work Permit Application. So yung LMIA Work Permit Application, hindi po kayo dapat nagbabayad doon. Eh, may mga nagsasabi rin po kasi sa akin pagminsan eh, sinisingil po ako ng LMIA. Ay, iwasan nyo na po yan, mga kababayan. Hindi si nga po, sinabi ko na sa inyo, hindi po kayo dapat magbabayad niyan. Visa fee, airfare from the Philippines to job site, POEA processing fee, OWA membership fee, and insurance coverage for the workers. Ito po yung dapat i-assume ng isang employer. The employer shall also ensure that his immigration consultant or third-party representatives had no charge or collected any recruitment-related fees against the Filipino worker. So, sino po ang mga nagsasabi sa aking pagminsan na sinisingil daw po sila ng isang immigration consultant, lalo na't nag-direct hire sila? Eh, ano po nakalagay dito? Eh, sumunod po tayo, mga kababayan. Kung susundin lang po natin ito, hinding-hindi po tayo maloloko, di ba? Kasi yung iba, sasabihin, eh, sinisingil po ako ng ganito eh. Nako, mga kababayan, paulit-ulit kong sinasabi sa inyo, wala po kayong dapat nababayaran kahit anong fees na directly sa inyong employer or nakasaad po dito, immigration consultant or third party representative. So dapat tigil na tayo dun, mga kababayan. Sinisingil tayo, eh tigil na po tayo. Huwag na tayo magpatuloy dun. Pag minsan parang siramplaka na ako eh. Inuulit-ulit ko sa inyo eh. May mga nagtatanong pa rin ganyan kasi hindi po nila nalalaman. At sa pagpapatuloy, and will undertake to reimburse refund such fees paid by the worker in connection with his recruitment. This undertaking will be required for both direct hire exemption as well as regular agency recruitment. Please check links for the revised checklist of requirements for direct hire processing and Philippine agency hiring as well as the sample affidavit of undertaking. For information and guidance, thank you. Ayan po, mga kababayan. So, sana po ay nagkaroon kayo ng konting kalinawan patungkol dito sa advisoring ito about direct hire processing. At hanggang dyan lang po muna for today, mga kababayan. Kung meron po kayong mga katanungan patungkol dito sa video ito at kahit saan pa po mga impormasyon na nais nyo malaman patungkol sa pagpunta dito sa Canada, don't hesitate to leave a comment below. And that's it for me today. I hope you like this video. If you do, please give it a thumbs up. And as always, more tips, informations, and opportunities to come. I will see you, God willing, on my next video. Samahan nawa kayong parati ng Panginoon sa inyong mga pag-a-apply at magandang araw po sa inyong lahat.